kagadget. Yung hawak ko ngayon, iPhone 6 Plus, ang problema niya po dyan, magbabypass tayo ng iCloud using check rain 9.7. Bali yan po, na-try ko kasi yan sa 12.4.3. Tapos po, dahil may bagong labas at ay may bagong update si Apple, ang iOS ni Apple, kaya in-update ko siya sa 12.4.4 para itry ko kung supported pa sa pag-bypass ng iCloud. So yun nga, itatry ko niyan. Ang gagawin ko muna, i-update ko muna uli yan kasi na-update ko na ng 12.4.4 yan. So ang ginawa ko lang, tinry ko muna na hindi ko kinukunan para pag nakuna ko na siya, alam ko na yung gagawin ko. So i-re-replace lang natin kasi may bug yung OS na yan. Yan. Ang ginamit ko rito sa pag-replace ko, yung Trio Tools, dahil mabilis siya mag-flashing. Tapos pag dine-F mode nyo po yan, alam nyo naman po, gaya ng sinabi ko noon sa mga previous video ko about iPhone, hold mo yung power, tapos home button, antayin mo siyang mamatay. Pag namatay, bilang ka ng 3 seconds, bitawan mo si power, naka-hold pa rin si home button, tapos antayin mo siyang madetect ulit. So pag na-detect na siya, automatic manghihingi siya ng firmware. So kung na-download nyo na yung firmware, pwede nyo siyang i-import na lang. Pero kung hindi, kung i-direct nyo siya, so download nyo muna siya bago nyo pindutin yung plus sa baba. Flash, may flash na tab dun sa baba. So dito, yan, dinownload ko yung firmware kasi dito, bago ko siya na-flash, kaya automatic mabilis na yan yung pagpa-flashing. So yun na nga, pinapass forward ko na lang yung pagpa-flashing sa kanya para medyo hindi tayo ano sa oras. Kasi masyadong mahaba yung program niya. So yun na nga, no. So bali dito, yung pag-bypass na to, hindi mo yung magagamit dito yung SIM card. Kumbaga yung call and text, yung data, hindi rin. So, pwede siyang gamitin sa Wi-Fi, games, tsaka iCloud. Yun yung function niya. So, kung may mga iPhone kayo na naka-stack na lang, pwede nyo nang magamit yan as iTouch, kung tawagin. So, yun na. Medyo mataas pa yung singilan nito sa, kasi sa akin, kung iPhone 5 ko is 600, 6 pataas is 1K. Tapos yung 7 pataas, medyo mataas na yung singilan ko. So, ang kasunod kong gagawin dito is yung ililipat ko siya dun sa MacBook Pro para doon ko siya ibabypass kasi hindi supported sa Windows yung ginagamit na file na pang bypass. So yung pero kung marunong kayo mag dual boot na OS, yung isang boot nyo is nakabook sa Mac, pwede yun, pwede nyo gamitin yun. Hindi ako makagawa ng ganong, hindi ako maka-dual boot kasi yung CPU at saka motherboard type ko is hindi Intel tsaka AMD. Kaya hindi ako makagawa. Ang supported lang sa kanya is yung Intel tsaka AMD na CPU. So kung kayo may ganong CPU, pwede kayo mag-dual boot gamit yung Clover View. So yun na nga, no. Hindi, kung pag-uusapan natin yung risk, hindi naman siya risky. Basta pag nag-ongoing yung flashing niya at saka ongoing yung pagre-remove ng bypass niya, huwag nyo siyang bubunutin. Hayaan mo lang siyang matapos. Kung may error man kayong
nakuha dun sa pag-bypass, ang gawin nyo lang uli, i-downgrade nyo sa 12.4.3. Then, pagkatapos nun, i-bypass nyo uli. Then, upgrade nyo naman sa 12.4.4. Tapos, i-try nyo uli siya i-bypass. Okay naman siya as of now. Hindi naman siya nagkakaroon ng problema nung tenis ko kanina. So, eto, repeat lang to dun sa ginawa ko kanina para mabidyohan ko. Mukhang nagtagal ako dito. May customer yata ako dito nung mga time na ito. Ulitin ko ulit, yung voice ng video ko is edit lang to pagdating ko sa bahay. Kasi pag doon ako naglagay ng voice, makaka-copyright ako doon sa mga background song ng SM dahil nasa YouTube din yata yan. So, na magiging... Kahit ano, kahit hindi technician, kung mataas yung pag-unawa mo o kaya mong intindihin tong video na to, kaya mong gawin to. Kung sa dual boot naman, kaya hindi ako makapag-upload noon kasi hindi ko may try sa akin. Gawa nga ng hindi support yung motherboard ko. Paalala ko lang din po mga kagadget, please pa-help naman po na dumami yung subscribers natin, ma-reach natin yung 1,000k subscribers, and paki-click, paki-like naman po ng bawat video ko. Yun lang po. Sa mga nanonood naman o makakapanood pa ng video ko, please, 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 please hit subscribe and click notification bell, and palike na rin po ng mga video. Yan po, para medyo dumami-dami naman yung likes ko. Tapos yung sa ano naman po, kung may mga kakilala kayo or sa FB nyo po, pwede nyo po siyang i-share. Paki-share nyo po. Pa-help naman po para magkaroon ako ng subscriber. So, until now, nag-a-activation nga pala to, kaya ganun. Matagal. So, lumabas na dun sa iTunes yung activation niya na may iCloud. So, gagawin na nga natin dyan. Iba-bypass na natin yan. Ito pang isa sa mga paalala ko, for customer po, kung pupunta po kayo sa isang repair shop, babaguhin ko lang po yung mga maling binibigay sa inyo ng info ng ibang technician. Yung sasabihin nyo po, paribot po ako ng cellphone kasi ganito may password, paribot po ako ng cellphone kasi po nakahang logo, paribot po ako ng gento ganyan kasi po ano, may problema yung phone ko. Ang meaning po ng reboot is yung papatayin mo lang yung unit at bubuhayin po. Wala po siyang program na mangyayari kasi reboot nga po yung sinabi nyo. Yung iba naman pong customer na nagsasabi na pareset ako, same lang din po yun sa sinasabi. Kung sinabi nyo pong pa-factory reset ako, ibig sabihin po nun, i-re-restore po yung cellphone nyo doon sa kung paano nyo siya nabili nung una. Kumbaga yung program nun, i-re-reset sa umpisa. Ang sunod ko naman pong sasabi, ayun nga po, ayun, hindi ko napansin. Dito, nilipat ko na siya sa MacBook ko para i-bypass. Ang ginamit ko po dyan is CheckRain 9.7
Hindi po suporte dito yung 13.3 ah. Paalala ko lang po, wag niyo na po subukan. Yung 13.3, wag niyo po munang subukan niyo. Pwede niyo siyang subukan, pero magkakaroon ng problema yung unit, mag-auto restart siya. Magagamit mo siya every 30 minutes na mamatay yung phone. So kailangan mo lang siyang i-downgrade. So yun na nga, ang gagawin mo diyan, may command diyan, ang gagawin mo para ma-depyo mode mo uli yung power tsaka yung home button. So pag namatay siya 3 seconds, bilang 3 seconds, bibitawan mo na agad yung ano. Tapos makikita niyo po magpa-flash po 'yan. So yun na nga po no. Nag-flash na po 'yan. Pagka nag-flash, inulit ko 'yan kasi nagkamali ako ng lagay ng ano. Hindi ko nalagyan yung check yung dalawang box sa baba. Dapat po nilalagyan yung verbose at saka yung safe mode para safe yung phone. So yun na nga, uulitin ko uli yan kasi nagkamali nga. Ayan. Balik ko tayo uli dun sa paalala ko kanina sa mga customer. Yan po, para hindi po tayo mapahiya dun sa technician na pupuntahan natin, iwasan po natin magsasabi at isipin po muna natin yung sasabihin natin. Katulad nung sinabi nyo nga po na reboot, reset, ano pa ba? Yun po. Tapos paalala po, yung mga bagong cellphone po ngayon is hindi na po siya ganun kadali na tawag dito. Hindi na siya ganun kadali ang pagtatanggal ng password. Ginagamitan na yan ng gadget, GSM gadget or remote service online or JTAG or test point. Yun po. Hindi siya katulad doon na is, yun nga, gaya nga na sinasabi nyong i-reset, hindi po i-reset, ipa-factory reset po yung unit. Doon po sa factory reset, yun, hindi po siya tulad noon na ganun lang kadali. Ngayon po, minsan nakakapag-abono po kami dyan pagka ginawa namin yan kasi minsan sumasablay. So, hindi naman namin fault yun. Ang may fault doon is yung gadget namin na ginagamit. Or hindi namin napag-aralang maigi yung outcome nung paggamit namin ng gadget. Na minsan may mali kami. Most kami talaga ang may mali kasi yung kami ang gumagamit ng gadget na yun. Kumbaga hindi kami nag-undergo ng study about sa gadget kung ano yung limitation niya. Kaya minsan nakakapag-abono. Kaya yun po, payo ko lang po sa inyo. Wag na wag nyo pong sasabihin ng ganun. Maaari pong ibigay nyo po yung unit at sasabihin nyo lang, pakicheck naman po nito kasi may problema yung unit yun. At sasabihin naman nung technician na yun kung ano talaga yung problema ng unit. Tapos, isa pa po yung pupunta kayo dun sa technician, wala naman yung unit nyo, hindi nyo naman dala. Magka-canvas lang kayo. Mas maganda pong mag-canvas kung dala nyo yung unit nyo. At least doon malalaman namin kung ano talaga yung sira. Mapipresyohan namin ng tama yung sira ng unit nyo. Kaysa naman, magtatanong nga kayo ng port checkup. Wala naman yung unit nun. Ano yung gagawin namin basihan para magkaroon kami ng, para may idea kayo kung ano talaga yung sira niya, di ba? Ayan na po, nag-run na po yun. Pagpindot ko na niran ko po ulit yung check rain. Yun, lalabas po yun. Yun yung pinaka, kumbaga sa Windows, pinaka BIOS yan, backdoor. So, balik tayo ulit doon sa sinasabi ko kanina. Yun, gaya na sinabi ko sa inyo, kung sakasakaling magkakambas kayo, dala nyo po yung unit nyo. So, dito natapos ko na siyang i-check rain. Si check rain po is jailbreaking lang po yan. Meron pa po talaga tayong gagamitin. Kung kaya nyo po yung
pagtanggal ng bypass ng through terminal, pwede po 'yon. Kung may command po kayo noon, nada-download lang naman niya sa Google, i-download niyo na. So i-try niyo po 'yon para maano kayo, ma-challenge. Ngayon, kung may na-download naman kayo na software na katulad ng ginamit ko, pwede nyo rin pong gamitin yan. Credits ko nga pala to dun sa may-ari ng software na gumawa nito, yung iCloud Bypass CA. Yun po yung pangalan nung ginamit yung software. Sana'y marami ka pang matulungan na katulad naming nag-aaral pa sa mga bagong labas na technology ngayon. So, si iPhone kasi, siya yung pinakamatinding security. Kaya, talagang pagka may lumabas si iPhone na, ayan na sir, mga kagadget, okay na siya, pwede na siyang gamitin through itouch lang yan. Kaya, pag nilagyan mo siya ng SIM, nagkakasignal siya pero hindi mo siya magagamit sa text tsaka sa call. Wi-Fi, okay naman siya. Yung application, okay din naman siya. So, dating naka-stock, ngayon magagamit nyo na siya. Tapos, bukas sa check rain, install nyo lang po si Cydia. Kay Cydia, pwede rin kayo mag-download ng mga games dyan at saka application. So, yun na nga, no, mga gadget. I-coconnect ko lang siya sa Wi-Fi. Medyo matagal-tagal din pala to. 23 minutes pala to, kundi pa ako nagbawas kanina. So, yeah, lagi natin yung Wi-Fi. Oops, taas muna. Baka marami makaalam ng password ko. Ubos ang load pag nagkataon. Try nyo po itong gawin. Sayang at hindi ako makakagawa ng bootable eh. Kasi kung makakagawa ako nun, may isi-share ko rin dito kung paano siya gawin. Mahirap din kasi ipilit. Kasi dalawang hard drive na yung nasira ako dun sa paggawa ko ng ng bootable, ay dual boot OS, Mac at saka Windows. Kaya medyo tinigilan ko na lang siya. Kaya ang ginawa ko, katulad niyan, yung ginagamit kong laptop ng Mac is sa customer yan. So, hindi pa tinutubos, kaya nagagamit ko pa na nagagamit. Yan, pinapractice ko pa si Cydia. Ang tinatry ko rito, kung paano siya mahanap yung signal. Kasi naalala ko dati sa 3GS, may dinadownload ka lang na apat na file para siya magka-signal. So parang naka-unlock na siya. Yun yung naalala ko kasi dati, nakakapag-unlock kami ng 3G, 3GS, gamit lang ang jailbreaking. Kumbaga, naka-direct activation na siya. So, dito, tinatry ko siya pero wala talaga siya lumalabas. So, parang talagang parang high risk na talaga yung pinaka-ano. Ni-install ko si Cydia. Tapos, kung magda-download kayo ng firmware, no, pwede kayong mag-download dun sa, type nyo lang po sa Google IPSW.
Tapos may mga lalabas siyang link. Isa na doon yung iclarify.com at saka yung IPSW firmware. Doon po, lagi yung updated pagdating sa firmware. Kaysa po, mag-direct kayong download sa iTunes. Nako, aabutin kayo ng 4 hours kung mabagal ang net nyo. Pero kung mabilis ang net nyo, mga 1 hour lang yun. Kung naka-fiber kayo. Buti nga ngayon, nag-okay na si fiber eh. Dati, gapang eh. So, ayan oh. Talagang chinatsaga ako pa dyan. Kaso, tinigilan ko na dahil wala talaga. Ayaw talaga eh. Sabi nga nila, pag ayaw, huwag mo nang pilitin. Baka dumugo. Kaya, kanta na na. Tan 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 nan nan. Mahirap din maging technician, makakala nyo. Alam mo, yung buhay ng technician, minsan kumikita, minsan uwing luhaan, minsan naman bono, tapos minsan makakaranas ka pa, masisigawan ng customer, mamumura ng customer kasi akala nila na nasira mo yung cellphone nila, pero ang hindi nila alam, cellphone na nila may diferensya. Kasi kami, pag nag-repair kami, kung ano lang yung tinukoy nyo nasira, yun lang din yung gagawin namin. Yung ibang sira, hindi sakop yun sa gagawin namin. So, kung nakuha nyo yung unit na nagawa namin yung sira, then following days, may ibang sira na naman. Talagang hindi sakop yung kasi ang pinukusan lang namin is yung sira na sinabi nyo. Pero kung sinabi nyo na i-check namin lahat kung ano yung sira, yun, malalaman namin yun. So, ang magiging ano doon is yung maayos natin yung mga iba pang sira. Kasi may mga customer na sasabihin, ang sira lang nito LCD pero buhay to, okay tong phone na to. 'Di ba? Okay nga yung phone pero may sira. Sasabihin naman ng iba, nagta-touch naman to eh pero sira talaga yung touchscreen. O di ho ba? Nakakatanga yung ganun. Tapos meron pang customer, alam nang may banner sa harap mo, may tarpaulin na, tatanungin ka pa, nagre-repair ka ba ng cellphone? Ay, hindi. Nagma-manicure ako. Kaya, parang, minsan, akala mo, matutuwa ka o maasar ka lang minsan eh. Pero, ugali na kasi ng Pilipino ang magtanong. Kahit na alam nila na repair na yan, or parlor na yan, o anumang ano yan, grocery man yan, tatanungin pa yan kung grocery ba talaga yan. Kumbaga, meron tayong ganong sistema. So, yan na. Hanggang dito na lang yung video ko kasi hindi na talaga kaya.